Hello, what's up, guys? Welcome back to Good Work Production. I'm here, your boy Plan Motel, giving you guys another video reaction video. And this time, we're gonna talk about Wag Ako Iba Na Lang, Cons Dunggalo All Star Salbakuta, ex John Nindang, Hijack and Crazy G. Maraming salamat sa mga nandito pa rin nakaabang at nakaantabay. At maraming salamat sa inyo, guys, dahil nandito pa rin kayo sa mga suporta. Napaka-busy lang natin mga nagdaang araw. Alam nyo na, guys, pag end of the month, kailangan natin humasal, kailangan natin magtrabaho para mabayaran natin yung mga bills natin. At ganun pa man, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share, mag-comment kayo pagkatapos nyo panoorin ng video at tapusin nyo yung video kung sakasakali. Ganun pa man, guys, bigay ko lang yung pedigree ko. I'm a music producer in California. I'm an audio engineer at the same time. I'm a hypnotherapist. I'm an NLP master practitioner, guys. At maraming salamat kay Ma'am Joanne sa pag-send ng ng link na to para ma-react natin. Ganun pa man, let's do it, guys. Wag Ako Iba Na Lang, Cons Dunggalo All Star Salbakuta, ex John Nindang, Hijack and Crazy G. Si Hijack, oh. Charlie Mack, magkila. Ang galing na pag-aagawa ng animation. Sino ba gumawa ng animation nito? Shoutout kay Yokify. Yan. Yokify. Pagtulong kay Cons palagi. Crazy G. Wala si Cons. Johan Nenda. Woo! Okay. Padami na kayo na padami. Okay. Yo, 4 to the 5 to the 6. Isa-isa na kayo pinipitik. Okay. Mga pasabog nyo ay hindi na nag-click. Kaya ko san-san kayo nagsisisik-sik. Pagiging famous ko ay pang matagalan. Kasi katang ko ay hindi nyo na kaya na. Woo! Matatapatan, baka magkagulatan, bigla magkabanatan. Hindi nyo ito pakinggan, kasi ginagalingan. Lahat ang tatapat sa akin, sure na lalapasan. Hold up, wait a minute, sa mga kupan na kumanglait. Kasi ang salba ko tahanggang ngayon ay sobrang ini. Water rapping and rapping ng damay, magkila still the chief. Mga feeling ero, hip hop ko na mga namumukha, mga chief. I'm gonna chip for character, writer, magkila the trendsetter. I'm a club fire, girls go wider. Kahit ano ba sabihin nyo, hanggang hangas na lang kayo. Don't gonna write this number one, hanggang mamatay kayo. Uulit-ulit ko sa inyo kayo na mga wala si Bear. Matatapatan, baka magkagulatan, bigla magkabanatan. Ngayon ito pakinggan, kasi ginagalingan. Lahat ang tatapat sa akin, sure mo na lalapasan. Balikan nga natin yung sinabi ni Charlie Mack dito, kasi may bagay doon na tumatak eh, talaga. At ma-explain natin kung ano. Usok yan, guys. Yo, 1, 2, 3. Ayusin natin yung usok natin. Ganun pa man, let's do it again. Yo, 1, 2, 3. Padami na kayo na padami. Yo, 4, 5, 6. Isa-isa na kayo pinipitik. Damn. Mga pasabog nyo ay hindi na nag-click. Kaya kung san-san kayo nagsisisik-sik. Yung malaking bagay nun kasi sa totoo lang wala tayong naririnig sa kabila kasi although ba, parang napabayaan nila yung karera na at the same time, ang hirap gumawa ng issue para naganap sila ngayon ng issue ng may issue nila at na para mag-click sila ulit kasi yung mga pasabog nila parang hindi na nag-click, di sila na pag-uusapan. Siguro naman nag-iisip sila kung ano mga gagawin nila para mapag-usapan ulit sila. Kasi, di ba, doon sila kumikita pag nagaano sila. Gumagawa sila ng controversy. Pagiging famous ko ay pang matagalan. Kasi katang ko ay hindi niya na kayanan. Wow. Still, Charlie Mack na mamayang pang. Di ko mamita pero di uro ko pa yan. Salitang laos ay para sa mga nauso. Yung salitang laos ay para sa mga nauso. Kasi sila, matagal na sila nandyan eh. Di ba? Matagal na silang kumita, matagal na rin silang namayagpag. Tapos hanggang ngayon, may movement. Hindi nawawala. Woo! Maraming ang mga artist na hindi nabigyan ng VIP treatment eh. Diba? Walang VIP treatment. Kumbaga, hindi sila nabigyan ng personal na tawag dito na parang attention, special attention na nakukuha ng Dunggalo Records kung saan sila pumupunta. Yung bagay na yun, yung pinagkaiba ng artist na hindi masyadong, parang sumikat lang dahil sa pangalan, pero hindi nabigyan ng masyadong respeto, di ba?
kilala ka pero you're not respected that much. Para bigyan ka ng ganito ka-special na treatment, you know? Diba? Pag nakita si Kuya Drew, ibang treatment na binibigay palagi, diba? Ganun na rin yung mga kasama niya sa Donggalo. Yung mga Donggalo artists, mayroong respective treatment na binibigay. Ngayon, kung artist ka dito, nakakaramdam ka ng treatment na maayos, pero not much. Hindi katulad nung sa kanila na parang well-preserved. Bigla magkabanatan, ngayon yung tupakinggan, kasi ginagalingan, lahat ang tatapan sa akin, yung doon ang lalabasan. Hold on, wait a minute, sa mga kupan na kumanglait, kasi ang salba ko tahanggang ngayon ay sobrang iniwan. Facts! Pinumabi na ng tamang nagkila, still the chief. Mga feeling ay wrong, hip-hop ko na mga namumukha, mga chief. Nalala ko palagi sinasabi ni Crazy G, ang pinaano, mayaman dito. Lumalabas, every time na mapasok sa store, dami dala yun. Na yung mga dala-dala talaga. Pakinggan niyo yung bago niyang anta ngayon, guys. Boom, chika, boom, boom, boom. Nakakatawa. Pinapakinggan ko nga nung isang araw, tao na tao sa gym. Matapatan, baka magkagulatan, bigla magkabanatan. Ngayon yun yung pakinggan, kasi ginagalingan. Lahat ang tatapat sa akin, yun mo na lalabasan. Yeah, dito ngayon mga nausong iba kasing bago may bago kasing umuuso ngayon na beat eh, mga tugtugan, ang tawag sa kanila hyper pop. Ganda din. Ano, catchy, very catchy. Kahit anong basa ka mo man, ako'y lapat ay di pwedeng di mo papakinggan. Kahit sinong gago MC ay matatapatan. Lumaman o bago ay kaya kong papakinggan. Di ko tinutupok, ako ang pinakasalahan. Pero pag ako inarita, pag ko sa palat, sa laman, sa buto, pag binalik ko sa inyo, pagkat hindi nagwawagi ang imbeto sa totoo. Facts to yun, ha? Ang laki nun. Facts! Hindi ano, hindi talaga nagwawagi yung imbento sa totoo, guys. Ang dami niyan. Kaya laing bagay nun. Inaliko sa inyo pagkat hindi nagwawagi ang imbento sa totoo. Yo! Magkahalo ka pala sa tingalo, patangina kayo. Huwag mo magsubok-subokan kahit mag isa ako. At patulog-tulog ka pa aking ginagarantiya. Lahat ang bilang ko ay papalik sa inyo. Kung iba na lang di mo matatapatan, baka magkagulatan, bigla magkabanatan. Ngayon yung pakinggan kasi ginagalingan. Lahat ang tatapat sa aking sugo na lalabasan. Damn! 90s nung nagkalatanggang sumagot ako, sabi ko bang takbo ba sa ganang bungo sa akin basic? Bumabagal, bumibilis ako pang matrix. Ngayon na umatake ng New York Wall Street. Hindi na masama lahat sa kaya, no shit. Okay. Kinawa ko lahat ng malupit na bagay sa buhay. Lumupay, tinaan sa kulit. Okay. Kinawa ko sa mata. Kaya kailangan ko na buhay mo kumusta. Buhay mo fake, mabahay mo fake. Magkatakaw mo fake, mapalitura mo fake. Wow, ang laking bagay ng sinabi niya rito kasi parang nabubuhay ka sa pagiging, ano mo, pagsusuot mo ng maskara. Pero in reality, hindi ka naman talaga ganun. Ang laking bagay nun, guys, kasi may mga tao talaga na to be able to survive, kailangan nila maging parasitiko. Diba? Parang nabubuhay sila sa ibang pagkatao para mag-function sila. Diba? Maraming klase ng parasite, yung sumisip-sip lang, yung tao na gumagamit ng ibang tao, you know, meron din naman parasitiko na parang nagbabago sila ng anyo, nagbabago sila ng pagkatao nila para mag-function, kasi pag hindi nila ginawa yun, hindi nila kaya mabuhay bilang sila. Diba? Yun ang pinakamahirap dun sa bagay na yun. Diba? Tuloy natin. Ako iba na lang, di mo matatapatan, baka magkagulatan, bigla magkabanatan. Ngayon yun napakinggan, kasi ginagalingan. Lahat ang tatapat sa akin, yun mo na lalabasan. Dami pa rin eh, tayo pa rumi. Pero sensitibo pa, pinitipo na sa tenga. Puro palti kayong lahat, tapos ang tira. Walang hit kaya dinadaan sa mema. Big house, fancy cars, gold, pati ang earrings. Mas magaling ako mag-rap and fuck your feelings. Facts din yan, no? Fuck your feelings. Kasi maraming mga tao ngayon, guys, na maraming damdamin, nagpapaka superhero, nagpapaka, I mean, guys, tingnan nyo muna yung sarili ninyo. Tingnan nyo muna yung sarili ninyo, check ninyo muna yung sarili ninyo. Diba? Kasi walang perfecto sa mundong ito, guys. Yung kung gusto nyo i-bash yung ibang tao, i-bash yung ibang tao para masabi na perfecto kayo, nakala ninyo wala kayong nagawa at wala kayong dungis sa mukha. Ibang bagay na yun, guys. Kasi, kailangan, pag inaabot mo yung pangarap mo, kailangan buo yung loob mo. Dapat buo yung loob mo.
Tapos kung wala kayong magawang musika, wala kayong proyekto ngayon, huwag na kayong magsalita. Basta tanggapin nyo na wala kayo ngayon, hindi kayo makapaglabas ngayon, hindi yung wala kayong malabas ngayon, tsaka kayo nagdaldal na kesyo ganito, na kesyo ganyan. Ayan, sabi niya dito, tignan nyo, ayun na. Walang hit. Walang hit, big house, fancy cars, gold earrings daw. Ayan, no, lahat, nag-invest kayo sa maling bagay. Sa big house, fancy cars. Wala nga akong bahay, guys, eh. I don't have any house. Nagre-renta lang ako ng room. May studio ko dito. May kotse at motor ako. Guys, yung motor at kotse ko, kasing mahal na yun ang bahay nyo. Diba? Ay, nandito ako sa Amerika. O, walang value yun. Dito sa Amerika, mukha lang akong ordinaryong tao, diba? Pero dyan, yung motor ko, tsaka yung kotse ko, pag pinagsama, yung karamihan sa inyo, 80% kaya kong lampasan. Kasi mahal yung kotse ko, eh. Mahal din yung motor ko, eh. Yung studio ko, monthly, ang bayad dito, 900, almost, let's say, 1,200, 1,200 a month. Oh, guys, studio pa lang yun, yung renta ko pa sa room. Oh, diba? Plus insurance pa. Dito sa America, guys, ang kotse may insurance. Oh, diba? Diba dyan, pag nagbanggaan yung kotse, papapulis nyo na kagad, tatakbuhan kayo, hindi. Lahat ng kotse dito may insurance. Pag binangga mo ako, may sira yung likod ng kotse ko, may sira yung harap ng kotse mo, automatic ikaw yung bumangga. Fault mo. Pag lahat ng kotse dito, basta ang damage nasa harap, wala nang usapan yon. Fault mo. Bakit? Kasi binangga mo siya regardless kung huminto yung nasa harap mo, kasalanan mo yun kasi you have to keep your distance. Diba? Basta yung harap ng kotse mo may sira, ikaw ang bumangga. Kasalanan mo. Diba? Kasi may distance yan, guys, eh. Kailangan mo i-keep yung distance mo. Pag binangga mo siya, regardless kung huminto siya, na ganito, kasalanan mo yun, dapat kasi aware ka, nakatingin ka. Diba? Yun yung tinitignan dun palagi, eh. Diba? Binangga mo siya, ganun yun. Diba? Pag nagkabanggaan na kayo, hindi na nagtatawag ng pulis yan. Depende na lang kung sobrang bigat ng tama. Diba? May namatay o kaya may tawag dito, may na-injure, yun. Pero pag ganun, guys, pag tamang okay naman kayo pareho, labasan na lang ng insurance, yung insurance nyo na mag-iimbestiga. Pwede na kayong umalis, tatabi nyo lang, tawagan nyo insurance nyo, nabangga kayo, wala nang masyadong drama. Sa inyo, nagpapatayan, eh. Nagbanggaan, wala kasing insurance, wala. Nagpapatayan, nagsasabihan, nag-aambahan, nagtututukan ng baril, tapos nagsusuntukan sa kalsada mismo. Pag may insurance yung kotse ninyo, 'di ba? Insured, you know. Ibig sabihin, protektado yung kotse ninyo. Protektado din kayo bilang isang motorista. Hindi ko alam kung meron na kayong insurance diyan, pero nare-recommend ko na magkaroon kayo ng insurance para hindi kayo napapahamak, hindi kayo naaabala. Importante kasi 'yun, guys, eh. Tapos alamin niyo yung mga proper ways at rights ninyo diyan sa Pilipinas. Kasi may big house nga kayo, may fancy cars nga kayo, tapos may mga gold earrings na nga kayo. Hindi nyo naman maintindihan kung paano nyo i-invest ng tama yung pera ninyo. Ako, guys, masaya na ako sa ganito, eh. Kasi ang goal kasi, guys, importante na meron kayo. Pero in reality, hindi yung goals yung pinaka-target, eh. Yung dahil, yung why, yung bakit. Diba? Kasi kung bakit, yun yung pinaka-source mo, yun yung pinaka-ugat para abutin mo yung goal mo. Kasi kung hindi matindi at konkreto at malakas yung why, yung bakit, kung para bakit mo aabutin yung goal mo, kung wari gusto mong yumaman, bakit? Bakit gusto mong yaman? Mahirap ka, eh. Diba? Kasi ang pinakamalaking problema natin, doubt. At hindi lang yung doubt, yung comfort din. Komportable ka na sa sitwasyon mo. Katulad ko ngayon, 'di ba, nag-iisip ako kung ano yung gusto kong ma-achieve. Pag konkreto na yung gusto kong ma-achieve, doon na ako magpa-function kung kailangan ko siyang abutin o hindi. Kasi pag aabutin mo yung isang bagay, kailangan mo ng 100% na focus doon, guys. Para hindi sayang yung energy, 'di ba? Kung gusto kong bumili ng bahay sa Pilipinas, bumili ng bahay dito sa Amerika, bumili ng bagong kotse, doon lang ako magpo-focus sa bagay na 'yon. Hindi niyo ako makikita rito sa YouTube. Focus lang ako, grind lang ako ng grind hanggang makuha ko siya. Gusto ko bumili ng motor, makakabili ako. Gusto ko bumili ng kotse, bibili ako. Gusto ko mag-aral ulit, mag-aaral ako ulit. Ganun gusto ko, eh. Focus ako doon. Ganun din yung gusto ko mangyari sa inyo. Once na sinet ninyo yung goal ninyo, mag-focus kayo sa bakit. Why? Bakit nyo kailangan ma-achieve yun? Gusto nyo ng business? Why? Bakit?
Lagay sa isip niyo yun. Diba? O gusto ko mag-business dahil ayoko nang maging pulube, ayoko nang maghirap, ayoko nang umutang. Bakit lagi ko sinasabota yung sarili ko? Bakit every time na meron akong ginagawa, pakiramdam ko ayaw sa akin ng mundo? Diba? Every decision na ginagawa ko, parang may nangungulam sa akin, hindi ko ma-achieve. Hindi dahil na-achieve, guys. Dahil nga, yung decision making ninyo hindi pa konkreto at yung resources ninyo, yung mga tao na ina-approach ninyo, hindi tama ba? Kasi it takes practice eh, para ma-monitor at makita ninyo kung sino yung dapat pagkatiwalaan. Diba? Yun. Pag nakuha nyo na yung konkreto na bakit na yun, then makakapag-function kayo ng mabuti. Tulad ko, aminado naman ako, wala pa akong gustong maabutin sa ngayon. Kasi lahat ng gusto kong makuha, nakuha ko na eh. In span of 10 years, guys, 10 taon ang ginugol ko. Diba? Maabot ko yan, mga pinagyayabang ko sa inyo palagi. Kasi pinagugulan ko ng panahon yan, guys eh. Hindi yan biro. Hindi biro, guys. Dugot pawis. Pagsusunog ng kilay. Diba? Araw-araw na pagkausap. Diba? I know, hindi sapat. Kasi hindi pa nga sapat eh. Pero at least meron, diba? Meron tayong nakbuno. Ganon din kayo. Meron kayong bagong motor. O, pagmalaki niyan. Sino bang magmamalaki sa inyo? Wala! Kung di magulang ninyo. Yun lang magmamalaki sa inyo. Yung jowa niyo, pagmamalaki kayo. Aside from that, nobody. Huwag niyong pagkatiwalaan yung mga tao na hindi... Balitan niyo lang yung sirkulo ninyo. Diba? Okay, basta-basta magtitiwala. Diba? Kahit fans nagtatraidor, tandaan niyo yan. Kahit kaibigan tumatraidor. Kahit nga pamilya eh. Your greatest obstacle is your family. Diba? Diba sa family nga, merong mga... Sorry guys, napapakwento ko. Alam ko nalalayo na to kasi magandang usapan kasi to eh. Diba sa family, merong minsan may tinatawag na black sheep. Sinasabi, oh black sheep ka, bababla. Ang dami mong problema. Ikaw yung pinaka... Yung black sheep, hindi nyo naiintindihan. Napakagandang anong to eh, analogy nito at logic nito eh. Yung black sheep, kaya ganoon sila... Kasi yung idea na yon na pag-usapan kasi ito, yung idea ng pagiging black sheep, sila yung nagbe-break ng traditional curse. Ibig sabihin yung traditional way ng pamilya ninyo. Yung pamilya ninyo lagi nagfa-fail, di ba? Tapos nagkaroon ng black sheep kasi iyon yung pumuputol. Sila yung nagpuputol ng long time na failure sa pamilya ninyo. Kaya sila yung naghihirap, lagi sila na problema kung saan sila napupunta, hindi sila natatanggap. Bakit? Kasi ang responsibility na ano, putulin yung nakasanayan. Diba? Kaya iba lagi yung decision nila, kaya nahihirapan yung mga black sheep kasi hindi nila alam yung dapat nilang gawin. Kasi ang purpose nila, putulin yun, yung masamang sirkulo sa pamilya nila. Gumawa ng makabago, gumawa ng makabagong demand, makabagong theory, you know, makabagong layunin, 'di ba? Makabagong destinasyon, you know, makabagong paghuhusay sa pamilya, 'di ba? Alituntunin, makabagong business, 'di ba? Maging more critical sila kasi iba sila mag-isip. 'Di ba? Sa mundo may ganun talaga eh. Sa pamilya na parang 'di ba, parang in 50 years biglang magkakaroon ng isang ganito sa miyembro ng pamilya ninyo. Kasi meron kayong tradisyon o kaya kultura na kailangan i-break yung cycle na yon. Yung black sheep yung binibigyan ng responsibilidad na yon. Hindi nila na-realize na ako yung tao na kailangan magbago ng pangit na nangyayari sa pamilya na to. Kailangan kong maging successful in a way na paraan ko, hindi yung traditional at nakasanayan namin, di ba? Diba, laki kayo sa squatters area, lahat kayo barumbado, tapos biglang may bago. Sino yun? Anong ginagawa na ito? Hindi mo ginagawa yung katulad ng ginagawa ng pamilya namin. Yun na yun. Ikaw yung magbe-break ng cycle na yun. Diba? E kung mayroong ang big house, may fancy cars ka, may gold earrings ka, diba? Tapos hindi mo naman alam kung paano mag-function properly sa society na kinabibilangan mo, useless din yun. Bakit? Kasi hindi ka makakaani ng ano, respeto na para sa'yo. Hindi ka makakakuha ng magandang pribilehiyo o kaya magandang treatment na nakakuha ng mga artist katulad ng sa Dunggalo. Kasi nga, kilala ka lang, pero wala kang ano, wala kang respeto. Tuloy natin. Big house, fancy cars, go pati a feelings. Mas magaling na kung mag-rap and fuck your feelings. At din yun na rin yun, fuck your feelings. Kasi nga, parang pakiramdam mo, may mga tao kasi na nagsusuot sila ng mga gold, nagsusuot sila ng kung ano-ano sa katawan nila, maging fancy sila. Tapos, basta dito sa Amerika, kasi may ganyan eh. Kasi pinagtatakpan nila yung failure nila. Diba? Gusto nilang makita na flashy sila, ganito sila. Kasi deep
in reality, pag chinek mo yung background nila, kaya ang ingay nila, marami silang sinasabi, kung ano-anong mga ginagawa nila sa katawan nila, dami nilang pagmamalinis, pagbabato ng mga dumi sa ibang tao, o kaya naman nag-gold-gold sila ng earrings, ilong, o kaya makikita nyo naman yung behavior at character, guys, eh. Kung paano nila binabash yung ibang tao, kasi ayaw nila, dinidistract nila yung tao sa tunay nilang pagkatao, diba? Marami kang palamuti sa katawan. Oh, ako nga lagi sando, wala nga akong damit, eh. Diba? Ayos, si ilan lang, eh. Oh, diba? Oh. Yun lang, napakasi minimalist kasi ako, guys, eh. Wala akong masyado sinasabi na kung ganito, ganito, ganyan, diba? Oh. Kung may nasabi man ako, tumatakbo lang sa isip ko. Yung ibang tao, hindi. Ang gara nila magdamit. Ang gara nila kung ano-ano mang nilalagay nila sa katawan nila. Ginto, ganyan, ganyan. Kung magsalita sa ibang tao, masakit. Bakit? Kasi pinagtatakpan nila yung sarili nila. Ayaw nilang mabalin yung attention sa kanila. Yun lang yun. Eh, ang sabi ni Chris G, fuck your feelings. Tuloy natin. Habang kayo tulungin, hawak ko ay mal. At pag wala kayong gig, tuloy ang aking high. So, parin yung nasabi na kami, marami kong lahat. Ayan ay ginagawa na namin laki mang... Shoutout nga pala kay Chris G, no? Sa yung lyrics na ginawa niya, na pinasa niya, napakabigat. Napakabigat. Isa sa mga pinakinggan ko nga 2 days ago, eh. Kasi gusto ko manatili yung hype na yon habang naghihintay kami kay Drex. Tuloy natin. Woo! Wala akong pangyako si Hansha Hedmi. Kalmado lang ako, steady lang sa Lebgi. May discarte, meron pira pero low-key. Yung ayaw sa akin, puro dis pero mini-me. Umi-so-me, kahit baliktad. Sabi sa mga dis sa akin, pero mini-me. Ibig sabihin, mga gaya-gaya niya, mga galing sa kanya, mga bataan niya lang. Yung mga nandidis daw sa kanya, mga nanggaling kayo sa akin, mga na-inspire kayo sa akin, mga dati, mga bubwit pa kayo. Nung mga katanyagan ko, mga bubwit pa kayo. Diba? Oh, tuloy natin. Ang dapat sa kanila ay patuwarin. Sa giling sa mga bago mo kadyutin. Noon na lang kayo mga dugyot at galisin. Wala ko sa tahanan, yaki sa kaliwa. Patawal ang mga ito sa liis sa liwa. Woo! Ang mga iliwawan iwan. Di kayo makasabay buong kasi pasaway. Balik kayo makasabay kasi puro pasaway. Yun na nga, yun kasi nga. Yung attitude at character, guys, eh. Isa din yun, eh. Tapatan, baka magkagulatan, bigla magkabanatan. Ngayon nung pakinggan, kasi ginagalingan. Lahat ang tatapat sa akin, yung wala lalapasan. Damn! Ang dami niyong mga sinasabi. Guys, dito ang hirap din talaga, ano, man. Man, guys. Ang swerte ninyo, guys, nasa Pilipinas kayo, guys. Philippines is for sale, guys. Mag-save kayo ng pera, mag-business kayo at bumili kayo ng mga bahay sa Pilipinas. Ganon yung gawin ninyo. Paupahan ninyo, guys. Ang daming binibenta dyan. Philippines is for sale. Huwag niyong hayaan yung mga banyaga, ibang mga lahi ang makinabang sa bansa natin. Mag-sikap kayo, bumili kayo ng bahay, pa-apartment ninyo, paupahan ninyo, bumili kayo ulit ng bago. Guys, maniwala kayo. Saan kayo maniwala? Gawin ninyo yun. Gusto niyo ng top 5 na trabaho, maging barbero kayo dyan. Pedicure, manicure, gawin ninyo, guys. Oh, mag-massage kayo dyan. Wala bang trabaho yun ba? Oh, mag-sales lady muna kayo kung gusto ninyo. Mag-mechanico, mag-talyer kayo. Vulcanizing shop, guys. Oh, diba? Deliver. Diba? Huwag niyong ikulong yung pag-iisip ninyo sa isang maliit na bagay lang. Sa napakaliit lang na ano. Kasi ang mundo nag-i-improve, eh, nag-i-evolve, eh. Pero hindi ibig sabihin ng pag-i-improve ng mundo, hindi na kailangan yung mga klasikong trabaho. Diba? Hanggang ngayon, may conductor pa rin, guys, eh. Oh, diba? Tagalinis ng, ano, ng pader, tagalinis ng mga salamin, pwede pa yun. Diba? Lumapit lang kayo, linisin ko yung, ano ninyo, magwalis ako sa tindahan ninyo, magkano bayad. Diba mga ganun? Nag-barker ako, eh. Nung elementary ako, guys, eh. Robinson. Shoutout kay Larry J. Ano kasi ako, business-minded ako, bata pa ako, nagbabarker, nagtitinda ako ng kakanin. Gagamba, nagtitinda ako ng gagamba. Hindi ko alam kung naabutan yun, guys, eh. Kasi, nung bata pa ako, eh, nagpapasugal nga ako sa school namin, pinaglabanan, eh. Papasugal ako, guys. Sa likod ng, ano namin, ng classroom namin. Yung classroom kasi namin, yata sa likod, para may daanan. Ayun, nagtuturo ako magtong 8. Lucky 9. Nuturo ako sila pustahan. Kasi,
wala akong pera, wala akong baon eh. Ang baon ko lang cupcake at saka juice. Yung jumbo juice. So pag may nanalo dalawang beses, syempre may tong, 'di ba? Yun yun. O tong panalo ko na dalawang beses, o tong ka. Meron naman pag nanana every time ko sino nanalo, may tong. Piso-piso lang. Magkano lang naman ice cream dati? Makabili lang ako ng ice cream, masaya na ako. 175 lang ang ice cream dati. Meron, makadoss ka lang, yung dos na kalabaw. Ang laking pera na nun, guys. Tuloy natin. Hindi ko alam kung naabutan yun, guys, ha, yung mga ganun na. Kasi very old school na yun, yung dalawang pisong ano, ice cream. Sarap na yun. Tsaka yung cotton candy. Sarap na rin yun. Yung fishball, pag nakakain ka nga ng kikiya, mayaman ka na. Dito sa Amerika, guys, ano eh, huhusgahan ka base sa dinadrive mong kotse. Diba? Compare mo yung kapatid ko sa akin. Yung kapatid ko, ang drive nun, Mercedes-Benz eh. Ako, Lincoln. Oh, diba? Diba? I mean, at least umaandar, diba? Ang idea dito kasi, makarating ka lang sa point A, point B, pwede na yun. Basta gumagana yung kotse mo, as long as may kotse ka, pwede na yun. Yeah. Huwag ka na masyado mag-inati sa mga kotse-kotse. Basta gumagana siya, you're good. Diba? Yun lang yun. Ang maganda, makapunta ka sa work mo. Diba? At wala ka nang binabayaran monthly. Kasi yung iba kasi rito, bumibili ng kotse, nagbabayad pa sila monthly. Monthly pa sila nagbabayad. Tuloy natin. Woo! Ang dami yung mga sinasabi, pare-parehas lang naman kayo, puro sabi. Damn! Ang mga mahihinang nilalang, kung ang inuod na hulog, kaya tinapakan ko na lang. Mga walang wow. Kaya, samantalang kami dinalala, okay. Hindi na wala sa linya, wala ka rin nakapantay hanggang sila'y maitsap pera. Woo! Ito naman kung sino ka kulabo, malala ka kasi wala kanina sa tumbalo. Facts din yun ha, makakulabo nila palagi, laging mabibigat. Kasi, puro malala ka sa dunggalo, guys eh. Mayroon, lahat sila may tira. Yeah. Napaka-visual yung sinabi niya rito, sabi yun. Bungang inuod na hulog kaya tinapakan ko na lang. Mga bungang inuod. Mga bulok kayo. Tapos mga inuod kayo kaya tinapakan. Imbes na pulutin, tas kainin, baka para magkaroon pa ng laman dyan, wala, tinapakan niya lang daw kasi wala daw kwenta. Wala daw makukuha sa inyo. Yun ang sabi doon ni Endang. Woo! Karantado daw kayo, sabi ni Endang. Hindi ako kasi Endang nagsabi ha. Nasa baba daw kayo. Mga nasa baba kayo. Nagyayabang kayo sa mga nasa taas. Eh, namatagal na silang nasa taas. Hindi nga sila bumababa eh. Pakinggan kasi ginagalingan. Lahat okay? Ang tatapat sa akin. Sumo na lalapasan. Yo, paano yan? Kami na naman. Boses namin ay maririnig nyo na naman. Maraming na ang asa kasi nalupitan. Yung iba ingit sa amin kasi nga nahigitan. Facts din yun, ha, diba? Kasi, kaya naiingit kasi nahihigitan sila. Kasi may mga tao kasi na parang pag nakikita nila yung potential mo na, ay shit, umaangat na sila. Parang nagkakaroon sila ng pangalan, tumutunog yung pangalan nila, na-insecure sila. Ba't nyo pinapansin nyo na parang, diba? Kasi may mga tao kasi na ganun eh. Na parang pakaramdam nila sa sarili nila na better na artist na sila. Na parang pag nakikita nila yung ibang artist na umaangat, parang na-insecure sila na parang, oh, bakit niya pinapansin yan? Parang nakikiganto lang yan. Ngayon, sasabihan nila, gagawa nila kung ano-anong story. Oh, nakikisabit lang yan. Oh, ano lang yan, papasikat lang yan. Oh, kung kani-kanino lang kumukulab yan. Oh, puro bus lang yan. Pero in reality, guys, hindi. Nakikita ninyong may talento yung isang tao. Makikita, yun obvious yun, guys. Eh. Kasi obvious sa isang tao kung talented sila. Diba? Tuloy natin. At saka yan sila talaga nag-champion talaga sila eh. Meron talaga silang say. Kasi meron silang napatunayan from all these years, may napatunayan sila. Wala kayong karapatan dito pa. Kaya paborito niyang linya mga tabi-tabi, tabi. Napansin ko parang may mga lagi siyang mga tabi. Kaya pero naiisip ko nga kasi nga matagal na sila diyan na parang kung magpapaalis man kayo, magsabi man kayo ng ganito ganito ganyan sa mga artist ng Dunggalo. I mean, syempre kailangan niyo rin check yung sarili niyo kung
Meron na ba kayong say talaga? May karapatan na ba kayo? Kasi ang pinakamahirap, guys, lagi niyong tatandaan to, ha, sa mga artist, baguhang artist, ngayon pa lang sumisibol, bigyan ko kayo ng pinaka kakarampot na advice na siguro naman after a year marirealize ninyo kung tama ako. Ang pinakamahirap sa isang artist, lalo na pag nag-boom, ay yung i-maintain yung pangalan nila. Yan, napakahirap niyan, guys. Ang hirap magkaroon ng movement at napakahirap i-maintain yung kasikatan, yung pangalan na dinadala ninyo. Ang hirap nun. May mga acts na bigla na lang nag-disappear na wala. Wala na! Di nyo na mahanap. Oh, di ba? No, explain nyo sa akin yan ngayon. Nasaan? Sino? Kailan? Asan na sila ngayon? Yung ibang mga artist, meron ba kayo naalala na talagang sumikat na biglang asan na? Wala na. Di ba? Mga one-hit wonder. Di ba? Ganun yun. Kaya bago nyo sila angasan, tingnan ninyo na nandito pa rin sila. Naglalabas pa rin sila ng mga proyekto, may pangalan pa rin sila, pag nag-post sila, nakikita pa rin, may fan base talaga sila, na sila talaga. You know? Tuloy natin. Kumasta, na parang mga sino kayo tumabi, wala kayo karapatan, nagatan dito pa kami, kaya kaya pala sinasa, ano siya pala yung pang-ending. Dami ko nasabi doon, guys. Ganun pa man, you know. Maraming salamat, guys. Nag-enjoy ako sa track na yun. Ang dami ko nasabi. Pasensya na kayo sa mga nasabi ko, guys. Kung nasaktan man kayo, na-offend kayo, or sa tingin ninyo, hindi maganda. Ganun pa man. Nagsasabi lang ako ano lumalabas sa utak ko. Hindi yun opinion. Hindi yun. Minsan, in-explain ko lang kung ano yung sinasabi ng mga artist natin. Ganun pa man, guys. Maraming salamat. Kung nagustuhan yun, i-share nyo. You know, kung di nyo nagustuhan, kayo na bahala doon. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share, you know, mag-comment kayo ng naramdaman ninyo sa beat, sa music na to. Ganun pa man, huwag nyo kalimutan mag-subscribe kay Cons. Ingat kayong lahat dyan. Peace out, guys.